What's up mga ka-virus? Welcome back to my channel. I-share ko naman ngayon ang travel ko papuntang El Nido, Palawan. Unang-una, syempre, ang ginawa natin ay mag-book ng ticket via AirSWIFT. Take note ha, ang airlines lang na pumupunta na ngayon sa ngayon papuntang El Nido is via AirSWIFT. Hindi ka po pwedeng dumaan ng Puerto Princesa. Like nung mga nakaraan na hindi pa pandemic, pwede tayong dumaan ng Puerto Princesa. But now, iba to, hindi tayo po pwedeng dumaan ng Puerto Princesa. Dapat ang ticket natin ay from Manila to El Nido. Number 2 ay kailangan natin ng confirm hotel booking. Makikita niyo yung accredited hotel ng El Nido sa www.elnido.tourism.ph. Ayan, nandoon yung mga list of hotel na accredited ng tourism. Doon lang kayo po pwedeng mag-book ng hotel. Kasi pagka hindi siya accredited, hindi kayo tatanggapin ng El Nido. Number 3, kailangan natin ng travel itinerary. Okay? Makukuha mo to sa mga local tour operator ng El Nido. Number 4, kailangan natin ng negative RT-PCR swab test. Sa ngayon, hindi pa tumatanggap or hindi pa tinatanggap ng El Nido ang antigen and saliva test. Ngayon, gaya ng mga nakaraang vlog ko, may mga tips ako doon para makamura tayo sa swab test natin. Kasi mayroong programa ang DOT para makatulong sa atin, mga lalo na sa mga traveler na makatipid pagdating sa swab test. Alam naman natin na medyo mahal talaga yung swab test. Gaya ng sabi ko, bago kayo magpa-swab test, 5 days before your flight or 2 weeks before your flight, magpa-registered na kayo sa DOT, which is yung website nila ay tpb.gov.ph. Ayan, pag na-open nyo yung tpb.gov.ph, yan yung lalabas. Okay, mamimili na lang kayo dyan kung saan kayo malapit. It's either dito sa University of the Philippines, PGH, or dun sa PCMC. Ngayon, kung ang flight nyo ay Tuesday, dapat dito kayo sa PCMC magpapa-swab. Kasi walang office ang PGH pagka Sunday. Kasi pag Tuesday, ibig sabihin, kung 48 hours yung kailangan sa swab test, kailangan Sunday pa lang makapag-swab test ka na. Para matik yun, kinabukasan lalabas yung result and 48 hours bago ka mag-flight. Ayan. Silipin natin kung ano yung requirements ng PCMC. Para halos parehas lang naman sila ng requirements. Dito na lang tayo sa PCMC. Ayan. Ayan, makikita niyo yan dito. Makita mo, accept, then kailangan mo yung pangalan nyo, email, birthday, then edad, then cellphone number, then kung kailan kayo magta-travel, ayan, then end of your travel, kung kailan kayo babalik ng Maynila, then destination, El Nido, then purpose of travel, ito lang, leisure lang yung gagamitin nyo, and then yan, nagre-required sila ng dalawang valid ID, ayan, it's government valid ID. Okay, upload mo siya and your ticket and your proof of confirm hotel booking. Okay, after mong masubmit yan, maghihintay ka na lang ng reply na ang magre-reply ang DOT sa iyo kung approve or hindi approve yung subsidized ng yung swab test. Okay, after niyan, pag na-approve na siya, maghihintay ka na lang ng email from kung saan ka magpapaswap or sa PGH or sa PCMC.
Then, meron kasi tayong pipilapan doon na parang contact tracing ng PCMC or the PGH. Okay? Okay, number 5, kailangan nating makakuha ng QR-coded tourist ID ng El Nido. Okay? Bago kayo makakuha nito, kailangan lumabas na yung RT-PCR, negative RT-PCR test nyo. Ngayon, makikita mo to sa guest.elnidotourism.ph. Ayan, bubuksan mo lang yung website ng El Nido Tourism. Okay? Ito yung sample nung ano, ang kailangan lang ay yung first name, last name, then yan, occupation, tapos dito sa accommodation ng El Nido, dito mo makikita yung mga list of, ayan, makikita mo dyan yung list of accredited hotel ng El Nido. Okay, yan, makikita mo yan. And then, dito, ito, wala na to kasi NA lang ilalagay nyo dito kasi hindi naman tayo resident ng Palawan. Tapos, name of driver of transportation. Ayan. AirSWIFT. Ayan, AirSWIFT. And next, yung arrival. Ayan, makikita nyo yun sa ticket natin. And then, ilang nights kayo mag-stay sa El Nido. Kailangan din yan. And, ito, yung i-upload mo yung valid ID. Ayan, pag na-complete mo yung page 1, ito naman ang pipilapan mo. Nakalagay dito. NA lang dito kasi hindi naman tayo galing ng Palawan. Then, yan. Inono lang natin to. And this one, yan, kung hindi kayo nakapag-ano, dino lang din. No. And no. And ito, kailangan mong magkaroon, gumawa ng sariling self-accomplished travel itinerary based on the itinerary na nakuha mo dun sa local tourist, ano nila, pangalan nito, operator. And i-upload uli yung hotel booking, yung flight, yung tickets mo, and your negative RT-PCR. Bago na siya ngayon, naging 72 hours na siya. Hindi ko lang alam kung updated to, pero yung huli ko kasi ay 48 hours. And, yan. After that, pag napilapan mo na lahat to, ay isasubmit mo na siya. Then, maghihintay ka na lang ng ilang oras bago ma-release yung kanilang QR code. Ayan. Sana guys, meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon. Travel tips papuntang El Nido. Ginawa ko rin tong video na ito para makatulong sa local tourism natin kasi dahil sa pandemya, na sila talaga yung isa sila sa mga naapektuhan ng pandemyang to. Okay, see you guys dun sa susunod na video ay yung actual kong travel. Thank you sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe my channel. Check in ako. Welcome to El Nido. So the airport in the yan. Dito na ako sa Leo Airport Terminal. Turis. Alcohol po?
or kamay. Ayan. Okay, tulis dun po tayo sa black chairs. Yeah. Ah, may ano? Screen yung aming QR code for the tourist one stop shop. This is your free boarding announcement for flight 96-143 down for Manila. To enter the title boarding process, first we shall board passengers traveling with infants and small children, elderly disability special assistance. Yeah, next, papunta na kami ng hotel.